Good. 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 Open. 19. 19 rin. 20. 21. Card. Good. Open. 20. 19. 19. 21. Anak ng pating brad eh! Dinadaya mo ata ako! Pag 19 ako, 20 ka! Pag 20 ako, 21 ka! Pare, parehas ang labanan dito. Hindi kami marunong mandaya. Ano hindi? Kahit kailan, hindi ako manalo-nalo rito. Tayo na! Ben, ayos na ba sa'yo yung party ng komisyon mo kagabi? Ayos lang ho. Sobra pa nga eh. Maraming salamat. Siya nga pala, wala kayang nakahalata sa pagbabalasa mo kanina? Wala ho. Malinis ang trabaho ang ginawa ko ngayong gabi. Mabuti naman kung ganun. Dahil kung mawawalan tayo ng kliyente, sira ang hanap buhay natin. Ben! Ben! Dinaanan na kita dito para sabay na tayo umuwi. Wala na bang nagsusugal? Wala na. Paano mga Oscar? Tuloy na ho kami. Ah, sige. Mag-iingat kayo. Sige mga Oscar. Hayop na Ben yan. Kahit na minsan, hindi ako pinatikim ng panalo. Malitang mabilis ang kamay ng pimbala sa turna yan. Malinis lang magtrabaho, kaya wala nagre-reklamo. Matagal ko nang sinasabi sa iyo, Enrico. Pag si Ben ang may hawak ng bara, Jack, wala kang panalo. Hindi ko pwedeng palagpasin yung ginawa niya. Babawi ako siya. Kahit tumabla lang ako. Kaya pala ayaw mo ako iwanan kagabi. Doon mo lang pala ako dadalhin. Bakit? Nag-enjoy ka naman ah, di ba? Anong enjoy? Nakatulog ako eh. Ben! Kung kaya mo kaming paikuti sa bala! Ngayon! Ikaw naman ang paikuti namin ngayon! Sige! Takbo! Ayaw mo ah! Tara! Ano bang nangyayari doon? Sir, may away mo doon eh. Salamat kayo. At maraming tumistigo na hindi kayo nagpasimula ng gulo. Kung nagkataon, kasama kayong nakademanda ni Rico Santiago. Kaya, pagsabihan mo yung mga bata mo, Oscar. Dahil sa susunod, wala nang pakiusapan. Ako na humbala sa kanila, Tiniente. Babantayan ko sila. Maswerte ka pa rin, bata. At maraming kaibigan dito yung amo mo. Pero ka pa rin pa kasi siguro. Dahil hindi ubra sa akin yung pagiging balasador mo. At sa isa pang pagkakamali mo, kasama mong isisiksik ko sa kulungan yung amo mo. Bakit ba tiniyente pati sa akin ay mainit ka? Ano ba nagawa ko sa atraso? Huwag ka nang magmalinis, Oscar.
Alam kong hindi lang maliit na pasugalan sa loob ang hawak mo. Hinaalaan nyo lang yung tiniente. Sa ngayon, siguro. Kaya't pagbuti ang pagtatago. Pero oras na makakita ko ng ebidensya, nakasangkot ka sa mga sindikato ng pasugalan dito sa Maynila. Tapos na maliligayang araw mo. Sige, makakaalis na kayo. Tuloy na kami, tiniente. Ben, Meron, tayo na. Pare, bakit kaya masyado mainit ang dugo sa atin ni Tiniente sa ulog? Sample lang kaya natin para matigil. Ayan na naman ang pagkabasagulero mo eh. Ano ka ba, wala tayong kalaban-laban sa pulis. Dahil kung gugustuhin niya, kayang-kaya niyang gawin ng paraan para kasuhan tayo. Nakakapika na kasi, sobra na siya. Talagang mainit siya sa atin. Lalong-lalo na sa'yo, Ben. Pag hindi ka tumigil ang kadadaldal mo dyan, hindi ka makakalis dito. Ang pinakamagandang gawin nyo, iwasan nyo siya para wala tayong problema. Mahirap ang pinagagawa mo sa amin, Teresa. Mabigat kalaban ng mga gambling lords. Tama yon. Unang-una, mahirap maghanap ng ebidensya laban sa kanila. Pangalawa, magtagumpay ka mang idiin sila, hindi sila mag-aalangang gumastos para lang patahimikin ka. Alam kong delikado yung binabala kong paglalanta dyan sa mga illegal gambling activities na yan dito sa Maynila, pati na rin sa probinsya. Pero yun ang tungkulin ko eh. Bilang isang reporter, kailangan kong ilabas yung mga katotohanan pilit nilang tinatago. Paano mo naman natitiyak na ilalabas ni De La Serna ang mga sinulat mo? Eh alam mo namang noon pa, mainit na ang dugo nun sa'yo. Mabuti nga, wala siya ngayon dito. Kundi kung ano-ano pa inisip nun. Bakit? Ito lang bang publikasyon dito sa Pilipinas? O ano? Matutulungan ba ako makakuha ng mga impormasyon? Hindi ko masisiguro, pero titignan ko kung ano magagawa ko. Basta't gawin mo mga kaya mo, ha? Oo. O ito, panggastos mo. Thank you. Maiwan ko muna kayo sandali, ah. Pare, asahan namin tulong mo, ha? Oo. Pauwi ka na ba? O, ano nakain mo't nandito ka? Teresa naman, minsan na nga lang tayo magkita, galit ka pa palagi. Yun na nga, eh. Okay lang naman sa akin kung paminsa-minsa kang sumulpot, eh. Ang hindi ko matanggap, eh, yung mga nababaltaan kong pinaggagawa mo. Hindi ka na nga tumitigil sa pagsusugal, nakikipagbasag ulo ka pa. Hindi naman ako ang nagsisimula ng away, eh. At hindi ka rin marunong umatras. Hindi ka marunong umiwas. Masyado kang matapang eh. Ikaw naman, hindi na maulit yun. Ben, ilang beses ko nang narinig sa'yo yan. Eh, anong gusto mong sabihin ko? Nagagawin mo na yung mga sinasabi mo. Ben, nauubusan na rin ako ng katwirang kay Itay. Lalo pa't ang dami-dami niya naririnig tungkol sa mga pinaggagawa mo. Ayokong dumating kami sa puntong pamimiliin niya ako alinman sa inyong dalawa. Ayokong mangyari yun, Ben. Dahil sino man sa inyo ni Itay yung piliin ko. Tsak na masasaktan ako. Ikaw, Teresa. Pinamimili mo rin ba ako? Ayokong gawin pero kailangan. Mas gugustuhin ko pa magkahiwalay na tayo ngayon. Kesa na mahintayin ko pa merong masama mangyari sa'yo dahil hindi ka nakinig sa akin. Ben, kung talagang mahal mo ko, magbabago ka. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Hero nung nakaraang gabi, ah. Talaga bang hindi ka titigil dyan sa trabaho mong yan hanggat hindi ka napapahamak? Ba't di mo nalang balikan yung dati mong trabaho? Delikado rin naman yun, ate. Eh ano naman ang delikado sa pagiging security guard? Eh di ba meron nga tayong kasabihan na ang taong nabubuhay sa baril din namamatay. Umandar na naman yung pagka-pilosopo mo. Ano naman ang mangyayari sa'yo niyan? Mabubuhay ka na lang sa baraha habang panahon? Pansamantala lang to, ate. Hanggat hindi pa ako nakakuha ng magandang trabaho. Ay naku, Ben. Matagal ko nang narinig sa'yo yan. O, akyat na. Bihis ka na kaagad, ha? Oh, sandali. Pasalubo ko sa'yo. Thank you, Tito Ben. Alam mo, Ben, mabuti pa siguro sumama ka na lang sa akin sa probinsya.
asikasuhin na lang natin yung maliit na bukid na iniwan sa atin ng ating mga magulang. Bakit ate? Nakuha mo na ba yung death benefit ni kuya? Yan nga lalakari ko ngayong umaga eh. Tinanghali na ako. Hindi ka na ba akyat? Hindi na ate. Anong desisyon mo sa sinabi ko? Hayaan mo ate. Iisipin ko. Mag-ingat ka na lang sa ginagawa mo ha. Huwag kang mag-alala ate. Card. One card. Good. Card. One card. Card. Good. Open. 19. 19. 20. 17. 'Yung gilid ng bangka ni Martinez, boss. Siniswerte na tayo. Dapat lang. Malaking perang itinapong ko sa sugalang ito. Kaya, tinapatan ko lang ang katusuhan ni Martinez. Sandali lang. Ano nangyayari? Hindi pa rin ho nagbabago ang kartade. Tulak pa rin ho ang bangka. Mukhang may anumali ang nangyayari. Panyero! Mukhang araw ko ngayon, ah. Okay lang yun, Madrigal. Sanay naman ako magpatalo, eh. Basta't malinis lang ang laban. Parehas ako, Martinez. Kung gusto mo, bibigyan kita ng pagkakataon para makabawi. Tatapatan ko kung magkano ang punto ng bangka mo. Call. Buti naman natuto ka. Bayad mo. Sa sandaling trabaho. Hintay mo tawag ko. Baka may trabaho ulit tayo sa isang linggo. Mabuti nang umalat ko na ng ibang tao. Mukhang nakakaamoy na si Nelson. Mahirap na. Baka sumabit pa ako. Masyado kang nerbyoso. Uminom ka nga muna. Marami pa tayong pag-uusapan. Bye.
Hindi pa ba nagbabago ang isip mo? Tukol saan? Dito. Sa trabaho natin. Bakit naman? Wala. Iniisip ko lang na di hamak na mas madali ang magbalasa ng bara kesa dito sa trabaho natin. Hindi katulad dito. Bugbog nga ang katawan mo dito sa trabaho. Barya-barya naman ang sweldo. Mas gusto ko na to. Kahit mahirap ang trabaho, kahit maliit ang kinikita, pwede ko ipagmalaki. Dahil pinaghihirapan ko ang perang kinikita ko, di tulad noon. Nabubuhay ako sa pera ng ibang tao. Bakit? Kasalanan mo ba yun? Kaya sila natatalo dahil nagsusugal sila. Yun na nga eh. Mahirap lumunok ng pagkain galing sa perang inaasahan ng mga anak ko ng mga pamilya ng tatalunin ko. Sige na, kumain ka na ng kumain. Papanis pagkain mo. Dami mo kasing reklamo eh. Ito. Yan. Ito yung sa akin. Oh. Ayos. Sige, Ben. Baka kung saan-saan ka pa pumunta niyan. Hindi, uwi na ako. Ayaw mong sumama mag-good time eh. Saka na. Pag medyo maluwag-luwag na tayo. Sige, pare. Hoy, kayong dalawa! Lumapit nga kayo rito! Kayo, alik kayo rito! Kayo, kayo, kayo! Sige, nalapit na! Dito, bilis! Kung hindi ako nagkakamali, kayo yung bagong pasok dito. Kami nga, bakit? May problema ba? Walang magiging problema kung marunong kayo makisama. Oh? Ano yan? Eh, bago pa talaga to eh! Maglagay na kayo para sa inyong proteksyon. Hoy, ano, ikaw? Hindi ba kayo nahihiyan yan? Ang lalaki ng katawan ninyo, nabubuhay kayo sa dilensya. Hoy, tarantado pala sumagot to eh! Pala yung mga yan. Ayos ba? Sino sa palagay mo ang tumira kay Marlon? Hindi ko alam, boss. Ni hindi ko nga alam kung saan ang galing ang putok. Pero may palagay akong tauhan yun ni Nelson Martinez. Posible. Jake, kung totoo yan sinasabi mo, paring pinag-iisipan niya rin akong iligpit. Kaya mabuti pa. Unahan na natin siya. VIP.
dito ka. Duka. Ani, balik ka na. Are, nainip ba kayo? Hindi naman. Si Mr. Sanchez, lumabas na ba? Hindi pa eh. Hutas lang ang pwedeng kumuha sa akin ito. Saan tamba kayo mga gonggong? Mga inutil! Napakasimpleng trabaho. Pumalso pa kayo. Hindi ko namin alam na marami siyang alalay. Dati-rati, silang dalawa lang aso niyang magkasama. Sigurista si Nelson. Hindi siya makakarating sa kanyang kinalalagyan ngayon kung kagaya niyo siyang malabnaw ang utak. Di pa kasi akong inutusan mo, boss eh. Di sana pinaglalamayan ng Nelson Martinez na yun. Isa ka pang hambog. Ito ilagay niyo sa kokote niyo. Ngayong alam na ni Nelson kung sino may pakana sa kanyang pagkatalo. Ni Anino niyo. Hindi makakalapit sa kanya. Paano naman kung ikaw ang planuhin niya, boss? Posible. Pero kilala ko siya. Hindi yung gagalaw ka agad dahil alam niyang hindi siya uubra sa akin. Ngayon, ang dapat natin planuhin kung paano natin makukuha ang kanyang teritoryo. Oh, sardinas mo, Ben. Magkano ho ito? 1575. Yan ang hirap sa nag-iisa sa buhay. Walang nag-aasikaso, walang tagapagluto ng pagkain. Bakit kasi ayaw pa mag-asawa eh? Hindi naman sa ayaw. Hindi pa kaya eh. Mm-hmm. Salamat o. Salamat din. Kapol! Mag-almusal ka na ba? May sardinas ka na! Baka wala pang patisal! Di ba sinabi ko sa'yo, bibisitahin kita? Agrabyado ako noon eh. Ngayon, hindi ka na ubra. May kasama na ako. Si Goyat, kalalabas na ng munti. Dagul, dating sparo yan. Si Mau, hard killer ng Mebay siya. Nakakatakot naman yung mga kasama mo. Ikaw kasi ako pakinatalo mo. May kasabihan ako. If I don't succeed at once, I will try and try until I die. Get mo? Alam mo, may kasabihan din ako eh. Ano? Kapag binato ako ng tinapay, sinasapak ko ng sardinas.
Ben, anong gulo to? Tumanga tayo, Chairman. Nanggugulo rito eh. Tapang ka, ha? Doon tayo sa barangay. Sige, dali niyan. Liga! Teresa, pag-aawayan na naman ba natin to? Sir, talaga mag-aaway ho tayo hanggat hindi niyo ako binibigyan ng magandang rason kung bakit ayaw niyo i-publish yung sinulat ko. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, walang basihan ang aligasyon mo. Anong walang basihan? Sabi sa information ko, yung lalaking pinatay sa restaurant ay tauhan ni Nelson Martinez. Yung nagtangka sa buhay ni Nelson Martinez ay tauhan na mahigpit niyang karibal na si Bernard Madrigal. Paano mo natiyak? At kung totoo man yun, ano ang relasyon nun sa illegal gambling activities dito sa Maynila? Sir, si Nelson Martinez at Bernard Madrigal ang mga pinaghihinalaang gambling lord. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Baka naman may atraso talaga yung napatay. Tandaan mo, maraming negosyo si Nelson Martinez. At hindi lamang si Bernard Madrigal ang tao sa Maynila na pwedeng magtangka sa buhay niya. I've got a reliable source, sir. Nagkaroon ng double cross, kaya nagkaroon ng patayan. Iharap mo sa akin ang sources mo. Sir, alam niyo hindi ko pwedeng gawin yan. Well then, tell me their names. That's out of the question, sir. Hindi ko maintindihan kung anong kinalaman ng mga assets ko sa pinag-uusapan natin ngayon. Simple. I want to check on your information. Pangalan ko na ho nakataya dito sa artikulong ito. Sapat na batayan ho yun para sabihing totoo yung mga sinasabi ko. Teresa, ang kredibilidad ng publication na ito ang malalagay sa alanganin. Oras na ilabas ko ang sinulat mo. At alam mo, sa oras na bumagsak tayo, hindi na tayo makakabangon. Matibay ang ebidensya ko, sir. Totoo yung mga sinulat ko. Teresa, sa propesyong ito, ang katotohanang ipinaglalaban mo ang magpapahamak sa'yo. Mangyari man yun, sir. May pagmamalaki ko pa rin ang sarili ko na hindi ako naging isang duwag at lalong hindi naging isang sinungaling. Pwede ba? Tigilan na natin to. And one thing more. Mahusay ka rin lang naman mangalap ng chismis. Bakit hindi ka sa entertainment section magsulat? Baka doon, pakinabangan ka pa. Kayo mas bagay doon, Mr. De La Serna. Dahil napakarami yung drama sa katawan. Thank you. Thank you rin. Teresa, ibinigay ko na sa'yo lahat na gusto mo. Tinalikuran ko ng pagsusugal at ngayon meron na akong disenteng trabaho. Siguro naman sapat ng katibayan yon para patunayan na mahalaga ka sa akin. At ayaw kitang mawala. Teresa, luko na ako. Taob na bang ka? Kaya lang may problema pa. Ano naman problema? Ikaw at yung tatay mo. Yung sa itay, naiintindihan ko. Pero bakit pati ako? Eh kasi, pag nagpakasal na tayo, sigurado patitigilin kita sa trabaho. Malamang hindi ka naman papayag. Papano yan, hindi rin naman ako papayag na mag-asawa na nga tayo. Reporter ka pa rin. Nainervisin naman ako nun. Bakit naman? Kasi kilala kita. Kababae mong tao pero para kang lalaki kung makasugod sa labanan. Kaya ko naman pangalagaan ang sarili ko eh. Oo nga, pero hindi mo naman alam kung kailan darating ang disgrasya eh. At hindi namimili ang bala. Ikaw pa masyado ka matapang. Hindi ka namimili ng taong babanggay mo. Doon ako kinakabahan. Aba, himala. Ngayon ko lang ata narinig na nag-alala ka sa akin.
Lagi naman eh. Ikaw lang naman ang nagsasabing binabaliwala kita eh. Minsan nga, nagagalit ka pa sa akin. Noon yun. Pero nung mabalitaan kong meron ka naman tinong trabaho, nawala na yung tampok sa'yo. Katulad ni Itay. Nang makarating sa kanyang balitang nagbabagong buhay ka na, hindi ko na siya nagiging ganang pagtutol dito sa relasyon natin. Eh di, isa na lang pala ang problema sa pagpapakasal natin. Ano na naman problema yan? Yung pampakasal. Bulang pa kasi naipon ko eh. Kaya naisip ko, ipupuhunan ko muna sa sugal. At pag nanalo, baka hindi lang madoble yun. Baka matriple pa. Eh kung sungaling-aling kaya kita? Subukan mo nga. Gusto mo? Sige. Talaga? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ben. Kaya kita pinapunta rito dahil sa isang bagay na alam kong ikaw lang makakatulong sa akin. Mga Oscar, alam niyo namang kahit anong hilingin niyo, sa laki ho ng utang na loob ko sa inyo, basta kaya ko ibigay, hindi ko kayo pwedeng tanggihan. Ano ho ba yun? Yung dating amo ko, si Mr. Nelson Martinez, galit na galit siya sa akin eh. Hinuda siya nung car dealer na pinasok ko. Milyong halaga ang natalo sa kanya. Kapag hindi siya nakabawi, maring buhay kong kapalit. Naiintindihan ko po ang ibig niyo sabihin, mga Oscar. Pero nangako na ako sa aking sarili na hindi na ako muling hahawak ng baraha. Ngayon lang ako makikiusap sa iyo, Ben. Pagbigyan mo na ako. Kapag nakabawi si Mr. Martinez, ako mismo makikiusap sa kanya. Napatigilin ka na niya bilang balasador. Pasensya na ho kayo sa akin, mga Oscar. Ayoko na ho talaga eh. Umanap na lang ho kayo ng iba. Mr. Martinez, kanina pa ho kayo hinihintay ni Oscar dito. May kasama ho. Ganun ba? Malaki ang tiwala ko sa inyong dalawa ni Vanessa, Ben. Kayo ang pag-asa na mabawi ko lahat ang natalo sa akin. Ginagarantihan ko sa inyo si Ben, Mr. Martinez. Well, I think mas lalo akong magiging inspiradong umawak ng baraha ngayon. Ganito ba naman kagwapong sparring partner ko? Parehas lang ako sa mga nagtatrabaho sa akin. Sinisiguro ko sa inyong dalawa, magugustuhan ninyo ang pagdadala ko ng mga tao. Wala akong inaagrabyado. Siguro naman nasabi na sa inyo ni Mang Oscar na pansamantala lang ang pagpasok ko rito, Mr. Martinez. Walang problema, Ben. Makabawi lang ako. Asahan mo matutupad ang lahat ng pinag-usapan natin. Let's toast to our coming success.
Maraming salamat, Mr. Martinez. Meron pa po sana akong gustong hilingin sa inyo, Mr. Martinez. Sasabihin mo. Well, mamaya ko sanang pag-uwi. Gusto ko sanang si Ben ang maghatid sa akin. Sinabi ni Vanessa? Ano masasabi mo? No monkey business, okay? Ba, maganda para sa akin yun. Hindi naman siguro tatanggi si Ben. Good evening, sir. Good evening. Oh, medyo. Paano mo nalaman nandito ako? Nagpunta ako sa opisina, sabi nandito ka raw. Hi. Pwede ba tayong mag-usap sandali, Mr. Martinez? Sure. Maupo ka, Major. Thank you. Ano gusto mong inumin? Hindi na. Siguradong may kailangan ka, kaya mo ako sinundan dito. Tama? May problema tayo, Nelson. Nagretiro na yung opisyal na patong natin. Bata ang pinalit. Mas matindi kaysa dati. Ayaw pumayag sa binibigay natin. Ayaw ko personally. Ngayon lang ako nakakabawi sa malaking nalugi sa amin. Alam mo yun. Problema mo na yan, Major. Ikaw ang bahala, Nelson. Ang inaalala ko lang, kapag hindi natin naibigay ang gusto niya, makasampulan niya tayo. Huwag mo ko sisisihin. Halika, Ben. Pasok ka. Maganda pala itong lugar mo eh. Salamat. Well, alam mo tatapatin na kita kung bakit kita pinilit na sumama dito sa bahay ko. Gusto ko sana madagdagan yung nalalaman ko sa baraha. Bakit? Magaling ka naman sa baraha. Nakita ko na nung maglaban tayo. Ben, mas magaling ka. Sige na naman, halika na, turuan mo na ako. Ayoko lang naman mapahiya kay Mr. Martinez eh. Halika na. Ikaw naman, wala tayong baraha. Hay nako, meron ako dito. Talagang pinagandaan mo ako, ha? Itong unang ituturo ko sa'yo. Kung kailangan dito, bilis ng kamay. Pumili ka ng dalawa. Ano ito? Dalawang king. Dalawang king? Mm-hmm. Sandali, sandali. Paano mong nagawa yun? Eh, dalawang king yan kanina eh. Yun nga ang sinasabi ko sa'yo. Bilis ng kamay. Hmm. Alas? King. Alas? Mm-hmm. King. Alas. Kukunin ko yung alas. Ano natira? Siyempre naman yung king. Ito yung king eh. Ito yung alas. Teka muna, paano mo nagawa yan? Paano mo? Ben, paano mo nagawang magkaganyan? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang kailangan dito, bilis ng kamay. Madali lang yan. Kaya mo, ituturo ko sa'yo. Para may ingreso natin to. Kay Mr. Martinez. Andali na lang to, Roldan. Asya nga pala, G's 25 ang binatama namin. Sa magkano? Sa halagang 5 piso. Pwede na yon. Kailangan bukas, mas malaki-laki ang patama ninyo. Para hindi magsawa ang mananaya.
Ha? Parin pera! Hultan, paano to? Ganun. O sige, sabihin mo na lang sa mga tao natin magpalamig muna kayo. Ipatatawag ko na lang kayo kung kailan ko kayo kailangan. Bakit, Mr. Martinez? Ano nangyari? Nireed ang mga pulis ang huweteng operasyon natin sa Bulacan. Hindi kaya may kinalaman si Major Rodriguez doon? Posible. Posibleng gumante ang loko yun nang hindi ko binigay sa kanyang hinihiling niya nung huli namin pag-uusap. Marco, hindi ko palalagpasin ang ginawa niyang ito. Itumba mo si Major Rodriguez. Teresa, si Major Rodriguez. Kumusta? Mabuti ho. Upo muna kayo. Teresa, doon muna ako sa labas. Magbabantay ako, baka may nakasunod sa amin. Sige. Mabuti naman at nakarating kayo. Kailangan ko tulong mo bago ako lumantad. Papuputukin natin ang balita tungkol sa illegal gambling activities. Sir, pwede ko bang i-record yung mga sasabihin nyo? Pwede. Kapag lumabas na sa dyaryo, ang lahat ng pinag-usapan natin, sasabayan ko ng pagbibigay ng interview sa radyo at telebisyon. Nang sa ganun, pwede kong humingi ng witness protection program sa gobyerno. Hindi nila ako basta masasagasaan. Pero pinauuna ko na sa'yo. Magiging delikado ang lagay mo. Oras na lumabas ang lahat ng pinag-usapan natin. Nakahanda naman ako sa lahat ng mangyayari, sir. Ang gusto ko lang humalaman kung sino yung mga taong tinutukoy nyo. Ang dalawang pangunahing gambling lords ay sina Bernard Madrigal at Nelson Martinez. Good afternoon, Mr. Editor. Kung kukulitin mo na naman ako tungkol dito sa artikulong sinulat mo, pwede ba, Teresa? Huwag ngayon. Marami kong trabaho. Bago niyo ako palabasin dito sa opisina niyo, basahin niyo muna itong memong galing sa presidente ng publication na to. Siguro naman kilala nyo na ang pirma ng presidente natin. Sinasabi dyan na i-publish nyo ang article ko tungkol sa pagkukumpisal na isang dating protector na isang gambling lord. At yan ang kabuuan ng lahat ng mga illegal gambling activities na pilit nyong pinatago.
Ngayon, kung hindi pa rin kayo kumbinsido, yung mga nasa itaas na lang kausapin niyo. Huwag ako. Sino De La Serna? Sinong pinagmamalaki nilang witness? Si Major. Major Rodriguez. Sayang lang pero sinusweldo ko sa'yo. Na hindi mo kayang protektahan ang pangalan ko. Pero Nelson, wala na akong magawa. Galing sa taas ang utos na nailabas ko lahat ang sinulat ng babae niyan. Kung harasin ko naman, lalo lang nila mahahalata na may koneksyon ako sa inyo. Eh, wala ka palang silbi! Val, itapon ang basurang yan. Siguraduhin nila hindi mangangamoy. Nelson! Nelson, maawa ka! Nelson! Maawa ka! Marco, ikaw nang bahala kay Major Rodriguez. Bakit? Ano nangyari? Bakit, Tiniente? Pwede ka bang makumbida sa headquarters sandali? Meron lang akong hihingi mga impormasyon sa'yo. Kung gugustuhin ko, Ben, ngayon pa lang hindi ka na makakalabas ng buhay dito. O kaya, gagawa kita ng kaso. Nantuloy ka na mabulok sa loob ng kulungan. Tiniente, sinama niyo ba ako rito para takutin? Akala ko ba impormasyon lang kailangan niyo sa akin? Dalawang bagay lang ang pwede mong pagpilihan, Ben. Ang ilaglag mo sa amin, ang lahat ng impormasyon na nalalaman mo, o kaya, isasabit ka namin bilang accessory sa lahat ng illegal activities ni Nelson Martinez. Kaya gamitin mo ang utak mo, Ben. Kung may ikinanta si Ben kay Tiniente Saulog, siguradong kagabi pala may mga polis na dumating dito. Sumusunod lang ako sa utos mo, Mr. Martinez. Bilang mata at tenga mo sa loob ng headquarters. Mr. Martinez, kilala ko si Ben. Hindi niya magagawang maghuda sa atin. Mabuti naman kung ganun. Dahil kapag maulit-uli ang nangyari noon, ikaw mananagot sa akin. At ikaw, Victor, gusto ko ang impormasyon na ibibigay mo sa akin, yung sigurado ka. Pwede na kayong umalis. Thank you. Boss, Nandiyan na si Madrigal. Papasukin mo. Siguraduhin mo lang hindi masasayang ang oras ko sa pakikipag-usap sa iyo, Madrigal. Hindi ka pa rin nagbabago, Nelson. Hanggang ngayon, masyado ka pa rin tensyonado. Kapag kaharap mo isang ahas, dapat handa ka. Ano mang oras pwede kanyang tuklawin. Masyadong high blood ang mga bata mo.
Baka dito pa lang sumabog na mga ugat niyan. Hindi ako nakapagkita sa iyo, Nelson. Para makapag-away. Ikaw ang nagpasimula nito, Madrigal. Puntakan lang yan, Nelson. Kung hindi nagbenta ng kaluluwa ang tao mo, di hindi ka matatalo. Pero nakaganti ka na rin, hindi ba? Alam ko kung ano payari sa kanya. Kaya mabuti pa eh, tapusin na natin ang away na ito. Kung hindi tayo magkakasundo, palalagasan lang tayo ng tao. Magiging masyado tayo mainit sa mga pulis. Maapektuhan ang ating negosyo. Daanin na lang natin sa sugal ang usapan. Kung wala ka rin magandang ipupusta, huwag mo nang piliting kumbinsin ako. Mga teritoryong hawak natin ang nakataya sa mangyayaring laban, Nelson. Ang sino man matatalo sa ating dalawa ay bibitawan ng teritoryong hawak niya at ibibigay sa mananalo. Paano naman ako makakatiyak na tutupad ka sa usapan? Hindi rin ako nakakatiyak sa'yo, Nelson. Pero nandito ako at kinakausap ka. Hindi na rin siguro masama na minsan sa buhay natin maging mag-inoo tayo. Masyado na masikip ang mundo para sa ating dalawa, Nelson. Isa lang ang dapat maghari. Ikaw o ako. Baka nabibigla ka, Madrigal. Hindi mo alam kung anong alas ang hawak ko. Huwag mong tawaran ng utak ko, Nelson. Hindi kita hamunin ng ganito kung wala akong pinagmamalaki. Sige. Pasabihan mo lang ako kung kailan at kung anong oras ang laban. Ito ang pinakamalaking pagkakamali mo, Nelson Martinez. Sige, Gabli, mauna na ako. Ngayon pa lang, pwede ka na namin tapusin dito. Kaya lang, tsak na hindi matutuloy ang laban ni Martinez at ng amo ko. Dahil ikaw ang pambato niya. Anong gusto mo mangyari? Simple. Ihulog mo ang laban at tsakin ang panalo ng amo ko. Paano ka naman nakakatsak na susunod ako sa'yo? Simple rin. Hawak namin ang buhay ng siyota mo. Hindi ganun kahina ulo ko para maniwala sa inyo. Gardo, ibigay mo sa babae. Balik ka! Kakausapin ka lang ng boyfriend mo! Ben, ikaw ba yan? Ben, tulungan mo ako ba ako nang gawin nila sa akin dito eh? Ikaw ba yan? Ben, tulungan mo ako ba ako nang gawin nila sa akin dito? Ben, tulungan mo ako ba kapatayin nila ako? Ben, tulungan Teresa! Ben, tulungan mo! Oh, ano? Naniniwala ka na? Huwag kayo magkakamaling galawin si Teresa. Give and take, Ben. Sundin mo ang gusto namin. At buong-buong ibabalik namin sa iyo si Teresa. Ano sa palagay mo? Simple rin. Total, hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon, mga kapamilya. Hihirit na lang ako. Masalamat ka, Ben. Hindi mo pa oras. Ah!
Boss, andyan na sila. Pray na lang katapat ng alas mo, panyero. Napakaaga mong nagpakita ng tunay na kulay, Vanessa. Mali ho, Mr. Martinez. Marunong lang ho akong pumili ng ibang kakampihan. Ahas ka rin pala. Katulad ka rin ni Madrigal. Kanya-kanya tayong diskarde, panyero. At kilala ko rin ang pinagmamalaki mong alas, si Ben Balasador. Sa labanan sa para, nakakalamang ka na. Rain na lang ang hawak ko. Huwag mong sabihin, atras ka. Lalaki akong kausap, Madrigal. Tuloy ang laban. Kahit alam kong iginisa mo na ako sa sarili kong mantika. Uulitin ko sa iyo, Martinez. 10 milyon ang pustahan natin. Kasama ang mga hawak nating teritoryo. 1-on-1 ang labanan. The best of 3. Good. Open. 20. 21. Blackjack, Ben. Panyero, nag-iisang panalo na tayo. Isang deal na lang natitira. Laban at tsakin ang panalo ng amo ko. Bert, tulungan mo ako, baka patayin nila ako! Bert, tulungan mo ako! Pasensya na kayo, Mr. Martinez. Talo tayo. Busted ako. Paano ka nagkaroon ng hari sa baraha mo, Ben? Pati ba naman ikaw? Maghuhuta sa akin? Hindi ko sinadya yun, Mr. Martinez! Nero, hindi niya ata marunong tumanggap ng pagkatalo. Lahat ng ahas na gustong tumuklaw sa akin, pinapatay ko! Ah! Oh,
Sir, kayo nga itong bigat kumanan eh. Eh, nakita mo na nakasenyas ako, tinuloy mo pa rin sa sakyan mo. Tingnan nyo ka mabuti, sir. Simple. Ilalaglag kita mula dyan hanggang sa ibaba kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasa si Teresa. Dad! Ben! Ben, mahuwa ka sa akin! Ayoko mamatay, Ben! Ay! Ben! Nasa si Teresa? Ben! Paniwala ka! Wala akong alam! Hindi mo alam? Ben! Ay, ituturo ko na! Ituturo ko na! Ben! Saan? Sa Red House! Sa Batik! Sa likod ng Kapitolyo! Salamat, Mr. Simple. Uy! Ben! Ben! Akala ko baka kalagang mo ko rito! Pag sinabi ko siya kung nasan si Teresa! Maliligtasin na sana kita eh! Kinukulit mo pa ako! Ben! Oh. Uy, pobreng alindaw, bango mo, uy, uy, giyano dalun, ay, nausap na rin ka, bango, ay, aray, sandali lang, ha? Tangan sa mga kabalikan, aloy, 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 bango, sama ng timing mo, hindi ganyan! Ganito! Aroo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 o
Teresa! Dunga!
pare. Pasensya ka na. Ito lang na delihensya ko eh. Ayos na to. Salamat ah. Ganito na ba kagrabe ang nangyayari sa'yo, Ben? Ang alam ko, hindi na nila ako paliligtas yung pagdatsyempuan nila uli ako. Ben, baka kailangan mo ang tulong ko. Hindi ka na dapat madamay dito. Gusto kong ipasok nyo sa mga kokote nyo. Hanggat hindi nyo nakikita si Ben, tagilid tayo. Kung nagawa niyang ibenta ako kay Madrigal, nasisiguro kong magagawa rin niyang itip tayo sa mga pulis. Pag nagkataon, muntin lupa tayong lahat. Kasama ka na rin doon, Oscar. Iisa lang ang paraan para makalusot tayo sa problemang ito. Ang mapatay si Ben. Para mawala ng testigo ang mga pulis laban sa atin. Skandalo. Galit ako sa taong skandaloso. Mukhang naghahanap kayo ng away, ah. Buti tala mo. Tarantado ka! Simple lang naman ang gusto kong malaman sa'yo, Heron. Nasaan si Ben? Sabi ko na sa'yo, hindi ko alam kung nasa si Ben. Ayaw mo magsalita? Pasensya na tayo. Hindi pa akong bagay, sir. Ang binahirapan ng gusto to. Itama sa ulo. Set on base. Walang galang na ako. Ben, pinatatawag ka ng tiniente. Sandali lang po. Hello? Si Mang Oscar to. Andiyan ba si Mr. Martinez? Ano sinabi ko sa'yo noon, Ben? Umpisa pa lang yan. At nasisiguro kong may mas grabe pang mangyayari. Kaya bago dumating ang oras na yon, makipagtulungan ka na sa amin. Gaya nga na sinabi ko sa inyo noon, Teniente. Hindi ko alam kung saan sila naroon. Kung sakasakali may makukuha kang impormasyon, makikipagtulungan ka ba sa amin? Saan niyo po? Bayaan mo. Tatawag ako sa'yo ulit. Susundan ko siya. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo, Ben, eh. Kung nakinig ka lang sa'kin, di sana itong mangyayari sa'yo. Huwag niyo na ako sisihin, ate. Nandiyan na yan, eh. Ang importante, sundin niyo na lang sinasabi ko. Umuwi na kayo nila ito sa probinsya. Hindi kami aalis.
nang hindi ka kasama. Lito, halika na. Tulog na tayo. Ate, hindi ako pwedeng umalis dito hanggat hindi tapos yung problema. Matatapos lang ang problema pag napatay ka na nila. Hindi ka nila titigilan, Ben. Eh, ganun din naman ang mangyayari kapag umalis ako dito eh. Hindi rin nila ako titigilan. Susundan nila ako kahit saan ako magpunta. Ano, magtatago na lang ako habang buhay? Kailangan ko silang harapin para matapos na yung problema ito. Pagpapakamatay lang ang gagawin mo, Ben. Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi na malawak ang grupo nila? Na malapit sila sa mga pulis, sa militar. Ni hindi mo na nga alam kung sinong kakampi mo o sinong kaaway mo eh. Paano ka nakatitiyak na makakaligtas ka? Tama! Ate! Lito! Lito! Oh, isang tagay na lang pala ito eh. Pabili pa tayo sa bote. Tama na yan, mga Oscar. Busin na natin yan. Talagang okay ito si mga Oscar. Wala yan. Bago sweldo naman tayo eh. Nakapag-relax naman kayo. Sa inyo. Kanina pa kita tinatanong. Sino bang Ben Balasador yun? Gano'n ba katindi yun at tinubuan ka ng nervyos sa taong yun? Kung siya lang, wala siyang bilang sa akin. Ang masama, hinahantingan ko ng mga pulis ngayon. Parang igna. Lalaban ako ng sabayan sa kanila. Huwag lang nila ako mahuli. Ikaw lang, pare. Meron ka palang problemang ganyan. Ngayon mo na ako pinatawagan. Alam mo namang... Yan ang trip ko. Thank you.
Panginoon, parang awa mo na. Kaligtas mo ako sa kamatayan. Pinagsisisi ako ng lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, iiwanan ko ng lahat ng aking illegal na gawain. Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Satanas! Tulungan mo ako! Iligtas mo ako, Satanas! Inihintay ka na ni Satanas! Traitor! Kailangan ibalik na kita sa headquarters. Ben? Huwag ka mag-alala, Teresa.
May pangako sa akin si Teniente. Totoo yan, Teresa. Kung ang batas ay mahigpit sa mga taong nagkasala, meron din naman itong puso't pangunawa. Malaki, Ben, ang nagawa mong tulong sa pagkakabuwag sa sindikato ni Nelson Martinez. Kung hindi mo kita maililigtas sa kulungan, nasisiguro kong magiging magaan ang parusa sa nagawa mong kasalanan.